Mga kaagoy! Naghahanap ka ba ng perfect na negosyo? Meron akong alam na pwedeng-pwede nyo itong gawin. Na talagang kikita talaga kayo dito sa paggagawa ng atsara, mga kaagoy. So ganito na nga, mga kaagoy. Pumunta muna ako ng bayan namin para bumili ng mga ingredients para sa gagamitin natin sa atsara. Dahil ngayong araw na to ay tuturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng atsara na pwede nyong ibenta at kumita ng malaki sa paggagawa ng atsara. Isa to sa mga pinaka-perfect na negosyo na pwede nyong i-offer sa mga restaurant o sa mga sanggupsal. Bali, ang paggagawa ng atsara, mga kaagoy, ay natutunan ko yan nung grade 10 ako. Dahil nagkaroon ako ng subject na TLE na talaga namang nahasa ang pagluluto. Shoutout nga pala sa teacher ko dyan, si Ma'am Annalisa Kakayuri. Matagal-tagal na rin tayo kasing hindi gumagawa ng atsara. At dahil magninegosyo na nga tayo this September, isasama ko na rin to sa mga benta ko. Sa paggagawa ng atsara ay napakadali lang. Kailangan mo lang talaga ng sipag at tiyaga. Bali, ang paggagawa ng atsara, mga kaagoy, ay makakamura ka lang ng gastusin. Kapag nabenta mo to, magiging triple lahat ng mga nagastos mo. Ganito lang kasi gumawa ng atsarang masarap, mga kaagoy. Bali, naghiwa pala tayo dito ng carrots. At gagawa ka lang ng design na parang bulaklak. Hatiin mo lang yung by side ng carrots. At kapag nagawa mo yun, mga kaagoy, magpo-form na yan ng bulaklak. Na ganito ang kalalabasan niya. May mga technique na pwede ka makagawa ng mga ibang shake. Tulad itong gagamitin natin, mga kaagoy. Hahatiin lang natin siya ng paganyan. At pag ganon, magkakaroon ng shape yung ating carrots. At para naman sa pampabango natin ay maghihiwa rin tayo dito ng sili americano. Option nyo yan, mga kaagoy, kung dadamihan nyo or kokontihan nyo lang ang paglalagay ng sili americano. At syempre hindi mawawala ang mga sibuyas, mga bawang at luya na gagamitin natin sa paggagawa ng atsara. Sa mga wala pang negosyo dyan na naghahanap, perfect na perfect po ito para sa inyo. Basta ang kailangan lang ay sipagan nyo lang palagi. Siya nga pala, mga kaagoy, bali lahat ng nagastos ko ay umabot ng 475. Kasama na ang mga lalagyanan dyan. Para pala sa ating suka, ang ginamit ko dito ay silver swan. Kahit anong suka naman ang gamitin nyo, pwedeng pwede. Basta suka ang ilalagay mo. Tatlong bote pala dito ng silver swan ang nilagay natin. At ibubuhos lang natin yung mga chinap nating mga ingredients para sa ating atsara. At saka i-mix lang natin ito, mga kaagoy. After you mix, maglalagay pala tayo dito ng 1 kilong asukal. Sakto lang pala 1 kilong asukal natin sa 3 bottled na suka. I-mix lang natin ito hanggang ma-dissolve yung ating sugar. Bali, mga kaagoy, pakukuloy lang natin ito ng 1 beses. Hindi rin kasi pwedeng pakuloyin ito ng maigi. Baka lumambot masyado yung mga ingredients natin. Kapag alam mong kumukulo, mga kaagoy, saka mo na patayin ito. At kapag kumulo na nga na 1 beses, hahayaan lang natin dyan na lumamig. Bali, ang gagawin pala natin dito ay magbabalat at maghihiwa muna tayo ng papaya natin. Kung gusto nyo ng marami ang magawa nyo, mga kaagoy, damihan nyo rin po ang papaya. Sa akin kasi, mga kaagoy, 4 piraso lang na malalaki ang gagamitin ko dito. Hanggang ganito lang maging itsura ng papaya mo, tol. Agad mo na itong hugasan para maumpisan mo na nakuskusin yung ating papaya, mga kaagoy. Bali, ganito lang yung gagawin natin. Kakayudin natin ang kakayudin natin hanggang mapino yung papaya natin. Bali, pa-fast forward ko na hanggang ganito na yung maging papaya natin, mga kaagoy. Yung ganyan mismo kapino yung papaya natin. Ganyan dapat yung gagawin natin, mga kaagoy. Ready na yung papaya natin na maging atsara. Bali, ang una natin munang gagawin, bubudburan muna natin ng maraming asin yung ating kinayod na papaya. Damihan lang natin ng konti hanggang kumalat yung asin sa ating papaya. At kumuha ng malinis na towel or tela or damit. At saka maglagay ng konti. At pipigayin natin ito ng maigi dahil yung bula niya, mga kaagoy, ay kailangan natin matanggal dahil yan ang nagpapapanis sa ating atsara. May katagalan nga lang ng konti, pero pag natapos na, worth it lahat. At after nun, mga kaagoy, saka mo na ulit ibalik ito sa lalagyanan mo. At separate mo tagi sa isa para hindi sila mamuo kapag iluluto mo na to. Ganito lang ka-basic gumawa ng atsara, mga kaagoy. Talagang pwedeng pang negosyo. Kahit sa barangay nyo lang to ibenta, mga kaagoy, talagang madami kang mabebenta. Bali, nagbuhos pala tayo dito ng 2 pineapple at 1 pineapple tidbits. Pandagdag tamis at sarap at asim sa ating atsarang papaya. Bali, option lang yun, mga kaagoy, kung lalagyan nyo ng pineapple at tidbits. Pero kung gusto nyo naman na dumami ang customer nyo at masarapan talaga ang mga customer nyo, lagyan nyo ng pineapple at pineapple tidbits. Dadami talaga ang customer mo. At dahil lumamig na nga yung pinakuluan natin, mga kaagoy, saka naman na natin ilalagay itong ating papaya. Mga kaagoy, nagugustuhan nyo po ba itong aking atsara? Kung nagugustuhan nyo ang paggagawa ko, mga kaagoy, please like and share. At pakicomment na rin kung taga saan ka, mga kaagoy, para alam ko kung saan napadpad itong vlog ko. Baka isa ka sa mga maambunan ng blessing. At syempre sa atsara, hindi mawawala ang maraming pasas. Ilalagay lang natin itong nabili nating pasas at saka naman natin ito haluin ng maigi.
sige. Hanggang kumalat lahat ng mga ingredients. O mga kagoy, may idea ka na kung paano magnegosyo ng atsara. Pwedeng-pwede mong gayahin tong aking recipe. Malay mo kapag nagbenta ka, dito kayo mama. Bali, bebenta ko pala tong atsarang nasa 50 at 100 pesos. Nakadepende yan sa size. Ito pala yung garapon na nabili natin sa bayan. Kapag nagkaroon na yan ng atsara, ibebenta mo yan ng 50 to 60 pesos. Saan ka pa mga kagoy? Yung puhunan mo magiging triple kapag ginawa mo ito. At ito naman yung big size natin na ibebenta rin natin ito na nasa 100 to 110. Yung maliit na puhunan mo sa atsara magiging triple mga kagoy. So finally, ito na yung nagawa nating atsara. Bali, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye-bye, agoy!